tips sa pagpapalit ng mags or rim. Number one dyan, kung importante sa inyo ang warranty ng kotse, tanungin nyo muna ang inyong service advisor kung okay lang ba kayong magpalit ng mags or rim. Pangalawa, siguraduhin ninyo na bumili kayo sa mga trusted dealer or distributor kasi mga paps, no, may mga fake na rin na mga mags and rim sa market na posibleng maka-aksidente. Number 3, alamin ninyo yung consequences kung sakali mang magpapalit kayo ng size, magpapalaki kayo o magpapaliit ng size ng mags or rim. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na-receive akong question na related sa mags and rim, ano? At yun nga daw, magpapalit daw siya. At yun nga, humingi siya sa atin ng tips o reminders kung sakali mang magpapalit siya, no? Yun nga, number one dyan, mag-ask muna kayo sa inyong service advisor or CASA kung ano ba yung mga pwede niyong gawing pagpapalit o kung ano ba yung mangyayari kung sakali man. Pero normally, pag kayo ay nagpalit ng size ng rim or mags, ang i-void nilang warranty dyan is yung sa inyong suspension. Okay? And number two, yun, siguraduhin natin talaga na hindi tayo bibili sa fake. Siguro kung may mga nakita niya kayo before na mga posts, na mga nabasag, na mga rim or mugs, no? So yun, iba kasi yung bakal talaga ng mga original. Medyo ma-pricey, yes, pero mas sigurado na safe yung ride ninyo everyday. And number 3, alamin ninyo yung consequences ng pagpapalit ng size ng mugs or rim. Like for example, kayo ay magpapalapad ng gulong, pwedeng tumaas yung inyong handling, pero lalakas naman sa fuel consumption dahil mas mataas ang inyong rolling resistance. Then, kung kayo naman ay magpapalit ng size ng rim or mugs, so halimbawa magpapalaki kayo, and syempre para makompensate yun, para hindi sumabit, ay magpapanipis kayo ng gulong. So ang effect naman nun is pwedeng mas maganda yung handling ng kotse ninyo, pero mas matagtag. And now, kung sakali naman na same size naman yung mugs ninyo o rim na ipapalit pero magpapalaki naman kayo ng gulong, ang effect naman nun ay pwedeng gumanda yung comfort ng inyong sasakyan pero hindi siya ganong kaganda sa handling. So yun mga paps, no, yan yung mga consequences, ano. Isa pang consequences kung magpapalit kayo ng size ng mugs and rim, ano, i-evaluate nyo mabuti. Sabi ko nga, alamin nyo yung pros and cons nyan. Kasi pag masyadong malaki yung nilagay ninyo, there's a possibility na sumabit yan sa inyong inner fender at sirain yung inyong inner fender. At yung iba, ang nagiging solution ay nilalagyan ng cushion, ano, o nilalagyan ng rubber na lang yung spring para hindi sumabit. Eh, para sa akin mga paps, hindi siya gaanong recommended, eh. Okay? So, kumbaga, pag-aralan nyo mabuti. Ang isang advice ko dyan, pwede nyo i-check naman dun sa, bawa, sa group ng inyong sasakyan kung ano yung pinakamalaking na ilagay nila na hindi sumasabit. Kasi, minsan sumasabit siya pag nakatodo ng liko or tayo ay tumatakbo ng matulin sa highway na nagkakaroon ng downforce yung ating sasakyan at pag lumulundag, dun siya sumasabit. So, yun mga paps, no, kung magpapalit kayo ng size ng mugs and rim, yan yung mga reminders ko sa inyo or tips. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.